kasama pa rin natin si Kuya Yanni Gladys at ang kanilang mga momshi. At ngayon naman, ang role ng momshi sa buhay ng anakshis na may sarili na pamilya ang ating pag-uusapan. Correct. Kumbaga ang mga lola. Eto na, Gladys at Kuya Yanni, pagdating naman sa asawa, ever ba nagkaroon ng tension between sa mga momshi nyo at yung asawa? Ang nanay, unang-una nakahiwalay naman sa bahay namin. Pangalawa, kung ano nga yung nagiging problema namin, nararesolve namin mag-asawa. Tsaka dapat talaga, hindi na natin sila binibigyan ng problema kasi yung buhay na inalagaan nila tayo, pinalaki nila tayo, pinag-aral, doon na yung talagang drama ng buhay nila, yung hirap eh. Ngayon dapat puro sarap at saka ligaya ibigay natin sa kanila. Eto, pagdating naman sa mga apo, Yanni at Gladys, spoiled ba ang mga anak nyo sa kanilang mga lola? Ayan ako, alam mo, given na yata yan eh. Sabi nga, dahil doon yung mga apo ay tubo na, di ba? Di ba sabi? Sa puhunan, kumbaga sa puhunan, tubo na yan. Hindi na sila para disiplinahin pa yung mga apo nila. Ang pagdidisiplina raw nasa mga magulang, sabi ng tatay ko yan. So, sa kanila, puro saya na lang ang gusto nila ibigay doon sa apo nila. Di ba? Hanggat maaari, ganun na lang. Kami minsan, syempre, ayaw naman natin magmukhang parang bad cop, di ba? Doon sa mga bata. So, minsan, siguro it takes ano lang, communication lang. Kailangan na sabihin, lalo na yung tatay ko, no, tsaka mama ko, huwag niyo masyadong ano pa, pakainin ng matamis. Kasi like si Christoph, ano, sweet tooth. Pa, huwag mo muna ano, kasi syempre, gusto natin mag-ingat doon sa health niya, yung sugar ng bata, ganyan-ganyan. Pag nakita naman na nasense yung tatay kung seryoso naman talaga ako doon sa sinasabi ko, siya mismo sabi niya, oh, apo, paano yan? Oh, wala mo na tayong ganito ngayon, ha, ganyan. Sabi naman nung anak ko, okay, lolo. So, very ano naman, oh. Sa pagdidisiplina. Ang close nila, ang close nila mga maglolo. Sa ano, pagdidisiplina. Ang nanay ko naman, kung wala naman siyang ganong kalaking pera, nakakatuwa. Kasi minsan may dala lang siyang isang candy, tapos tumatuwa na si Sabrina, tapos may dala lang siyang langis. Tapos lahat ng anak ko, ihilutin niya yung likod, mamasad siya. Ako sumasama na rin. Si nanay kasi talaga naghihilot siya. Tuwan-tuwa na kami po, mag-anak, nakapila kami. Minsan, di na nga, grabe. Namatapit. Ganyan yan pag wala nang masabi eh. Pero ito na lang, hindi, sa pagdidisiplina ba, na nangingialam ba kayo sa, ma, huwag kayang makialam. Kasi ako ganoon ako. Ah, hindi. Yung papa ko at saka ang mama ko, ibinibigay nila yun sa amin bilang magulang. Kasi nga sabi nga niya, kayong bahalang magdisiplina sa mga anak nyo. Kami bilang mga lolo at lola, nandito na lang para maging masaya, kasama sila, mag-bonding kasama ng mga apo, ganyan. So sa inyo yan, yun naman ang gusto ko sa kanila. Yung binibigay niya kami ng space para dun sa gagawin namin bilang magulang. Thank you po. Sinanay naman, alam mo, lola talaga, ganyan lagi sa apo yan. Lahat yata, lolo, lola. Si nanay naman ang maganda, ako ang kinakausap niya, hindi niya pinaririnig doon sa apo niya. Kaya nagkakaroon ako ng option na, oo nga, parang mali ako ha. Parang sobra naman ako kumagalit. Pero hindi naririnig ng mga bata. Pero siya, nakatulog na ata. Uy! Nakatulog ka naman. Nagpapaliwanag ako kung sa mga ginagawa mo, natutulog ka. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the i button.